Una, isa is ulan. Pangalawa ay ito na nga po at nag-umpisa nang magbukas ang mga eskwelahan. At talagang naman ang ating road system ay nahihirapan na i-accommodate ang volume ng vehicle. Sa motorcycle nga lang po ay sa Along EDSA, sa bumabaybay ng Along EDSA, nag-increase po ang motorcycle ng 79%. Wow! Ganun kalaki ha? At sa Commonwealth po ang bumabaybay. Ito po ang data natin na to ay yung pre-pandemic na 2019 as compared po ngayon taon na to, na tumaas po ng 79% ang bumabagtas sa kahabaan ng EDSA na motorcycle alone. Mm-mm. At sa Commonwealth po ay nag-increase po ng 50% ang motorcycle lamang. Ano po naiisip niyo? Hindi po kasama yung four-wheel vehicle. Ano naiisip niyo, sir, na mga pwedeng gawin para kahit papaano ay maibsan ang traffic? Ganoon nga po, patuloy tayo nag-aaral pagdating sa enforcement at management traffic. Ito po ay mga temporary solution lamang. Siyempre, ang ultimate solution po nito, itong mga massive infra project na ginagawa ng gobyerno. Mm-hmm. Nandiyan po yung mga skyway, itong subway, yung mga train. So, yan po ang talagang makakapag... nandiyan po ang MRT7 na malapit-lapit nang matapos. So, yan po ang malaking magiging epekto para maibsan ng problema natin sa traffic. So right now, wala pong nakapending na, na rules na bago na ipapatupad ng MMDA sa EDSA? Yun po, bus carousel, kanya po hindi natin pinayagan, tinutulan po natin yung pag-alaw uli sa mga buses na mapunta uli sila sa mag-travel sila sa mga city buses, mag-travel sila sa outside bus carousel. Mm-hmm. Doon sa number coding, sir, walang pagbabago ron? Yung pa rin? Wala naman po sa number coding. Ganun pa rin po. Parang may narinig ako, sir, may nagsasuggest pa nga na dapat daw iban na yung mga ano mga SUVs, na yung mga malalaking sasakyan kung wala namang laman masyadong tao. Narinig niyo na ho ba yun? Narinig na po natin yan, pero hindi po kasi galing ko din. Kailangan po yan pag-aralan mabuti. At maraming namang klaseng sasakyan. Nandiyan ang motorcycle, nandiyan ang bicycle, ang mga buses. So, definitely po ang makakapagpababa ng volume ng trafiko ay kung mamaximize nga po natin itong ating mass transport. So, kanya naniniwala tayo na pagka nandiyan na at epektibo na itong ating mga MRT7, mm-hmm, itong ating skyway, yung ating subway, ay naniniwala tayo na maiibsan ng malaki ang problema sa traffic. Ang tanong, sir, makakailan ba yan? Ito pong MRT7, alam ko less than 2 years ay matagal-tagal ang target date nila. Oo, no? Mga 1 year pa humayit, no? Ang iintayin natin. Yung ano, sir, hindi nyo ba pinag-aaralan yun? Yung dalawang beses na magpapatupad ng number coding. Kumbaga, parang sa isang linggo, kunyari ang ending mo ng plate number mo A1, twice ka na mababan sa EDSA. Sa ngayon po, hindi pa po natin kinukonsider yan kasi masyado naman natin i-restrict yung kanilang mga sasakyan na makalabas sa kalye, baka maka-apekto din naman po sa commerce natin. So wala yan ha? Wala yan sa pipeline ng MMDA? So far sa ngayon, wala po pa ngayon yun. Alright. Meron ako isang friend, sir, na nag-message sa akin. Ipatanong ko raw sa inyo. Pwede raw pa ipatupad yung 6810. Ano itong 6810 na mungkahin niya? Nahiyaw siya magpakilala, pero kilalang tao ito. Halimbawa, 6 o'clock, ang mga i-allow lang na bumiyahe ay yung mga estudyante. Pagdating daw ng 8, ito na yung mga nagtatrabaho sa normal, no? Normal employees, no? Na nagsisimula ng 9 yung trabaho. Tapos pagdating naman ng 10, ito na rin yung mga government employees. Kumbaga sa pagbabudget, nakabudget din yung oras ng paglabas ng bawat tao para hindi lahat sabay-sabay bumabiyahe sa kalye. Ano po ang sa tingin niyo sa mungkahing ito? Bayaan niyo po at i-consider natin yan sa mga ating mga ginagawang pag-aaral. Oo. Lalo't diba? Papalapit na nga, sir, yung bear months, no? Paano mo ba naghahanda ang MMDA dito? Alam niyo, pag bear months, parang papalapit na ho tayo doon sa Christmas rush na tinatawag. Mukhang mas titindi pa. Malayo pa naman po yan. Ang dati naman tayo na may mga nakalatag na mga ano na mga plano sa ganyan. Pero, depende sa ating magiging sitwasyon on this coming season, then definitely we will make a plan para hindi naman po masyadong magsikip ang traffic during Christmas season.